Hello mga karakrod! Kung noong mga nakaraang video ay naibahagi ko na sa inyo ang tungkol sa iba't ibang permit at visa sa Ireland, pati na rin ang caregiver opportunity sa Ireland. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang mga in-demand jobs ngayong taon sa Ireland. Bibigyan ko rin kayo ng mga ilang impormasyon tungkol sa benepisyo kapag ikaw ay makapagtrabaho sa Ireland. At higit sa lahat ay kung saan kayo pwede makahanap ng job offer ngayon sa Ireland. Kaya kung interesado ka sa video nito, panoorin lamang hanggang dulo, baka ito na ang maging daan upang makakuha ng trabaho sa Ireland. Mga karekrod, kung bago ka lang sa channel ko, pakihit lang ang like, subscribe, at pati ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. In-demand sectors in Ireland. Ang unang babahagi ko sa inyo mga karakrod ay ang mga in-demand sectors sa Ireland ngayong taon. Ano nga ba ito? Simulan na natin at baka kasali ang sektor na iyong kinabibilangan. Sa Ireland, mabilis na lumalawak ang sektor ng pangkalusugan dahil sa dumadaming populasyon at nadadagdagang pamumuhunan sa mga health service. Kabilang sa mga in-demand na trabaho ay ang mga doktor, nurse, healthcare assistant at medical researchers. Sa larangan naman ng engineering, lumalakas rin ang pag-usbong ng construction at mga proyekto sa infrastructure sa Ireland, na kung saan mas dumami ang demand sa engineering, tulad ng mga civil engineer, mechanical engineer at electrical engineer upang suportahan ang mga proyektong ito. Tinaguri ang Silicon Valley of Europe ang Ireland. Pagdating sa information technology, IT, ang presence ng mga higanting company sa technology tulad ng Google, Facebook, Apple at Microsoft ay nagdudulot ng mataas na pangangailangan para sa mga IT professional. Kabilang dito ang mga software developer, IT project manager, cybersecurity specialist at data analyst. Isa ang Ireland sa mga nangungunang exporter ng mga produkto sa sektor ng pharmaceutical at biotechnology. Ang industriya ay nangangailangan ng mga professional sa mga posisyon gaya ng research scientist, quality control analyst at regulatory affairs specialist. Sa Dublin, ang capital ng Ireland, isang malaking sentro ito ng finance. Patuloy ang pangailangan para sa mga professionals sa larangan ng finance at accounting. Kabilang na ang mga financial analyst, accountant, auditor at risk manager. Sa sektor ng edukasyon, mataas din ang pangailangan para sa mga qualified teacher, lalo na sa mga STEM, science, technology, engineering and mathematics. Bukod dito, kailangan din ang mga training at development specialist upang mas mapahusay ang kasanayan ng mga manggagawa. In-demand skills job. Pumunta naman tayo sa mga in-demand skills job ngayon sa Ireland. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ilan lamang na mga trabaho. Construction, isa sa mga industriya na nananatiling maunlad sa Ireland mula noong 2020 pandemic ay ang sektor ng trades o construction. Dahil sa mga kontratang ipinataw na bago pa man ang pandemya, maraming bago gusali, renovation at mga proyektong infrastructure ang natapos ng walang abala. Habang patuloy na bumabagong ang Ireland, inaasahang magiging mas mainit pa ang demand para sa mga kasanayan sa construction sa 2024 at sa mga susunod na taon. Business skills. Mahalaga rin ang kakayahan ng magbenta sa mga international market, pati na ang solid sa logistics at supply chain management. Ang mga experience na ito ay tiyak na hahanapin sa mga susunod na dekada. Ang kakayahang epektibong makipagkomunikasyon sa pagitan ng mga negosyo ay isang mahalagang kasanayan. Nursing, isa sa mga mahalagang natutunan natin mula sa 2020 ay ang kahalagahan ng mga nurse at medical professionals. Sila ay hindi lamang mga bayani kundi sila rin ay lubos na kinakailangan sa buong Ireland. Matinding pangangailangan para sa mga professionals sa kalusugan, partikular na ang mga nurse, upang matugunan ang patuloy na pangangailangan para sa paggamot. Education. Maraming pangunahin at secondary teacher sa Ireland ang nakaranas ng malaking hamon sa remote learning noong pandemya. Mga hamong patuloy na nararamdaman hanggang sa 2024. Ngunit sa kabila nito, hindi nababawasan ang demand para sa mga teacher.
Sa katunayan, ang pagiging isang tenured na teacher o professor sa Ireland ay nananatiling kasing competitive gaya ng bago mag-2020 dahil sa patuloy na pag-usbong ng remote learning sa maraming bahagi ng bansa. Maraming magulang ang bumabaling sa mga private tutor at mga extracurricular na facility upang matulungan sa edukasyon ang kanilang mga anak. Customer service. Kapag ang mga individual na economy ay dumaranas ng matinding pagsubok, kadalasan inaasahang ang pagbangon ay magmumula sa lokal na pagtutulungan at lokal na paggasta. Kapag ang ekonomiya ng buong mundo ay naapektuhan, ang natural na rebound ay nagaganap sa mga larangan ng paglalakbay, retail, turismo at hospitality. Lahat ng ito ay nangangailangan ng dedicated ng mga nagtatrabaho para sa customer service sa lahat ng antas. Other in-demand jobs in Ireland. Ibabahagi ko naman ngayon sa inyo mga karakrod ang iba pang in-demand jobs ngayon sa Ireland. Narito ang iba pang mga in-demand na trabaho sa Ireland kasama ang kanilang mga tungkulin at mga karaniwang sweldo. Information Security Analyst. Ang pangunahing gawain ng isang Information Security Analyst ay mag-monitor ng mga issue sa cybersecurity at maglagay ng mga sistema upang maiwasan ang mga cyber attack. Ang karaniwang sahod ay 48,481 euro o katumbas na 3,013,927 pesos bawat taon. Software Engineer. Ang software engineer ay nagde-develop ng iba't ibang software program para sa iba't ibang layunin. Maaaring gamitin ang mga programa ito sa iba't ibang industry tulad ng healthcare at finance. Ang karaniwang sahod nito per year ay umaabot ng 59,754 euro o katumbas na 3,714,737 pesos bawat taon. Kailangan malalim ang kaalaman mo sa mga coding language upang maging matagumpay sa trabahong ito. Data Scientist. Ang isang data scientist na nag-a-analyze ng mga data concept para sa iba't ibang layunin. Kabilang dito ang pagmamolde ng mga statistic at pag-encrypt ng data. Ang estimated year salary nito ay maabot ng 62,680 euro o katumbas ng 3,896,639 pesos bawat taon. Nakakatulong ang kanilang mga gawain sa mga company na susubaybay ang kanilang analytics at magpapatupad ng mga positibong pagbabago. Compliance Officer. Ang Compliance Officer ay nagtatrabaho para sa iba't ibang negosyo upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa mga itinakdang quality requirements. Maaaring iba ang mga pamantayang ito depende sa negosyo, kabilang ang quality ng manufacturing at safety ng mga empleyado. Ang estimated salary kada taon ay 52,214 euro o katumbas na 3,245,997 bawat taon. Construction worker. Ang construction worker ay nagtatrabaho sa pagtatayo ng iba't ibang mga gusali, kalsada at tulay. Mahalagang tungkulin nila ang pagpapanatili ng kaligtasan sa mga lugar ng pagtatayo at pagsunod sa mga requirements ng construction. Ang estimated salary kada taon ay umaabot ng 36,300 euro o katumbas na 2,256,668 pesos bawat taon. Healthcare Assistant. Ang isang healthcare assistant ay nagtatrabaho kasama ng mga registered nurse at iba pang healthcare professionals. Sinusuportahan nila ang mga pasyente sa kanilang pang-araw-araw ng mga gawain tulad ng pagpapakain, pagbibihis at paghuhugas. Maaari rin silang magsagawa ng mga simpleng medical na gawain sa ilalim ng pangangasiwa tulad ng pagsukat ng vital signs ng pasyente. Ang karaniwang sahod kada taon ay umaabot ng 27,000 19 euro o katumbas na 1,679,695 pesos bawat taon. How to find work in Ireland? Kung nais mong makahanap ng trabaho sa Ireland, mahalagang magkaroon ng job offer bago mag-apply para sa employment permit. Mayroong iba't ibang paraan upang makahanap ng trabaho sa Ireland at narito ang ilan sa mga pinaka-epektibong paraan. Una, maaari mong gamitin ang mga online job portals para sa iyong paghahanap. Ang Job Ireland ay isang opisyal na website ng gobyerno ng Ireland kung saan ang mga employer ay nagpo-post ng mga bakanting posisyon sa iba't ibang sektor. Maaari mong i-research ang mga trabaho batay sa industriya, location at uri ng trabaho. Bukod dito, maraming pribadong recruitment agencies ang nagbibigay ng serbisyo online tulad ng Indeed,
Glassdoor at Iris Jobs IE na makakatulong sa iyo na maghanap ng angkop na oportunidad. Ang iba pang mga website tulad ng LinkedIn at Monster ay naglalaman din ng mga job listings para sa Ireland kung saan maaari kang gumawa ng profile, mag-upload ng iyong resume at mag-apply diretso sa mga job postings. Pangalawa, ang social media ay isang mahusay na kasangkapan para sa paghahanap ng trabaho. Ang LinkedIn ay malawak na ginagamit sa Ireland para sa professional networking at maraming kumpanya ang nagpo-post ng mga job openings dito. Ang pagkakaroon ng malakas na LinkedIn profile ay maaari magpataas ng iyong visibility sa mga potential na employer. Sa Facebook, maaari mo rin tingnan ang mga job vacancies na ipinopost ng mga kumpanya at recruitment agencies sa kanilang mga pahina o grupo. Ang pag-join sa mga industry-specific groups ay maaari rin magbigay sa iyo ng mga lead at networking opportunities. Panghuli, bisitahin ang mga website ng kumpanya na interesado kang pagtrabahuhan. Maraming kumpanya sa Ireland ang nag-advertise ng mga job vacancies direkta sa kanilang mga website. Kung wala kang nakitang kasalukuyang listahan, maaari kang magpadala ng speculative application na nangangahulugang mag-submit ka ng iyong resume at cover letter na nagpapahayag ng iyong interest para sa mga hinaharap na oportunidad. Ang networking ay isa pang mabisang paraan makipag-ugnayan sa mga HR o recruitment departments ng mga kumpanya na nais mong pasukan. Ang pagbuo ng network sa industriya ay maaaring magbukas ng mga oportunidad na hindi pa na-anunsyo sa publiko. At yun lamang po mga ka-recruit, ang tungkol sa mga in-demand na trabaho sa Ireland. Mga benepisyo, in-demand na sektor, sweldo, at kung saan maaari kang makahanap ng job offer. Sana ay nakuha ninyo ang mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo sa paglalakbay patungo sa pagtatrabaho sa Ireland. Ang mga detaling ito ay maaari magbigay sa inyo ng idea kung paano maghanda at maghanap ng tamang oportunidad para sa inyong karir. Huwag kalimutan ang tiyaga at determinasyon ang susi upang makamit ang tagumpay sa abroad. Naway maging inspirasyon ng mga impormasyon na ito upang magpatuloy sa pagsusumikap at pag-abot ng inyong mga pangarap tungo sa magandang bukas. Mga ka-recruit, kung nagustuhan mo ang video ito, mag-comment lang below. Para sa napakagandang playlist, pindutin lang po dito. Para sa napakagandang recommended video, dito. At paki-subscribe na rin po dito.